Update po tayo sa Talavera case. Ang pinaka-latest po na ito, yung part 5 po, which is ang YouTube title po, is illegal na pasugalan sa loob ng Talavera Hypermarket nakatakas bago maring. Okay, gusto lang po namin kumuha ng update kasi may mga nagtatanong ano nangyari dun sa Talavera. So wag ho kayo mag-alala, hindi ho namin pinapabayaan doon, tinututukan pa po rin po namin itong kasong ito. May proseso nga lang po. The last time na ito po'y natalakay ay naipasa na po ito sa Dole. In fact, nakausap po namin dito yung isang mataas na opisyal ng Dole dito sa Maynila, si Asec Georgie Aragon, na which is a very capable government official at marami na nagawang tulong yan sa amin. However, gusto rin talaga namin makasiguro ano na ang pinaka-latest. Gusto namin palagi merong update na hindi namin papabayaan itong kasong ito. At the same time, para malaman na rin ang mga complainant na hindi namin napapabayaan yung kanilang hinaing. Nasa linyang telepono from Congress Assistant Majority Floor Leader ACCIS. Kong Ninya, magandang hapon. Magandang hapon, Idol. Tama po kayo. Kasi alam mo, Idol, alam mo naman tayo sa ACCIS party list na talagang tinututukan natin at lalo na ikaw talagang pagdating sa mga manggagawa. Nangunguna po dyan si Idol Rafi bilang kanyang krusada at kami rin po sa ACCIS party list. Kaya nga kami, Idol, alam mo, nakatutok kami intact nung nabanggit ko nga rin sa'yo, na-text ko sa'yo, pero mas mainam na mabanggit ko talaga na mismo si Secretary Silvestre Bello III ay tinawagan niya right away nung nilapitan natin, nung andito siya. Congressman Ince, kailan nung, ito? Nung nandiyan siya Friday, sa... Friday lang ito, September 13, Idol. Okay. Kung saan, dahil sa budget deliberations dito sa Congress, sa harapan ko mismo, bigla niyang tinawagan si Attorney Evelyn Ramos. Ito yung Region 2 Director ng DIR doon. At doon nga, nung makausap niya, ang sabi po nitong si Attorney Evelyn Ramos, meron na daw pong ipinalabas silang compliance order kasi batay po sa kanilang investigasyon na patunayan talagang may mga paglabag sa labor code. Ito pong Talavera Group of Companies. Okay. So, dahil po dyan, ang sagot ko nga ni kay Secretary Bello nung matapos na makausap sa telepono, ito pong si Attorney Evelyn Ramos, ang sagot ko sa kanya, paano po kung hindi mag-comply ang Talavera Group of Companies? Sino nagsabi nun, paano kung hindi mag-comply ang Talavera? Ako po ang nagtanong, ah, okay, Idol. Good, good question. Secretary. Tapos nung tinanong ko, sabi ko, paano po yan, Secretary, kung hindi po mag-comply itong Talavera Group of Companies? That is the time, closure order na ang ipapalabas namin sa Yun. Dole. Yun po ang sagot ni Secretary Bello. Kung Nins, okay, madaling magsabi para sa mga taga-Dole, yes sir, will do. Pero baka hanggang yes sir lang, pagkatapos makausap, pagbaba ng telepono, walang aksyon. So anong guarantee meron tayo na sa ngayon, even while we speak, tinatrabaho na ng Dole itong pagpapa-make sure na magko-comply talaga itong Talavera? Yes, Idol, kasi di ba yun nga rin po ang naipangako natin or actually commitment natin sa ACCIS na medyo busy lang talaga dito sa budget deliberations. Pero right after this, so magpapatawag talaga itong ways and means dito nga po sa DIR at the same time dito nga po sa Dole para nga po magkaroon ng inquiry dito po okay. Sa... Sige, kung yun siyang hinihintay ko na ipatawag talaga itong mga concerned government agency tulad ng Dole at saka ng BIR, pasintabi po sa mga kaibigan namin dyan na tumutulong po sa programa para masolve po yung mga inilapit na reklamo, pasintabi. Siguro it's about time kasi malaking isda ito eh. Hindi lang ito mga lapu-lapo. We're talking of balyena, pating, itong Talavera. So marami ditong galamay. Tama ka, Idol. Tama ka. Kasi actually, nag-message sa akin na siya daw po ay dati rin taga-BIR din sa Talavera. Kaya lang hindi na daw niya ma-attain yung mga nangyayari. Ang tinatawag daw yung itikahon. I don't know kung ano ibig sabihin ng itikahon, pero ayaw niya magpa-identify. Kaya nga tatawagan ko siya para din magbigay siya ng mga paglilitaw at yung mga pagpupunyag niya, yung mga nangyayari daw na mga pandarayan, yung mga tax payments ng Talavera Group of Companies at dyan sa Region 2. Okay, so Kong Nins, kailan ba matapos yung budget hearing para maumpisa ng pagpapatawag dito sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng Dole at BIR? Para once and for all, meron ba sila maipakita? Kasi madali na naman magsabi, sorry ha, again, dyan sa mga taga-Dole at BIR, okay, kaming bahala, pero tayong kawawa. What I want is, magpapadala sa atin ng papeles, communication, na ito yung ginawa namin, ito yung mga sulat pinadala namin, ito yung mga warning namin, ito yung letter of authority na
inilabas na namin kami from BAR going towards Talavera para i-audit na. Ito yung sulat namin, Visitation Authority from Dolly na sila inspection na. Things like that na concrete evidence, hindi lang lip service from those agencies. Mawalang galang na muli sa mga ensyang yon. Nins, reaksyon. Tama ka, Idol. We will make sure na talagang nagbibigay sa atin ng action or merong mga in writing na ibibigay sa atin itong Department okay. of Labor and Employment through Secretary Silvestre Bello at ito naman pong BIR through Commissioner Alfredo Dulay naman para okay. mabigyan po tayo ng update. As of now, hindi po natin makausap si Commissioner Dulay dahil he's out of the country and then si Assistant Commissioner Alfredo Misawan naman ay ni-refer na pala yung matter dito kay Deputy Commissioner Arnel Cubale naman. Okay. Ang Region 2 ay kaya lang mukhang nasa briefing din sila, Idol, nung ako ay tumawag sa kanila kanina at kahapon. Sige, Nins, paki-follow up lang, Nins, ha? Yes, Idol, I will. Ito talaga tututukan natin dahil alam mo naman, Idol, talagang ikaw, pag ikaw ang tumutok sa isang kaso, sabi mo nga we don't leave stones unturned. At tama. Talagang kailangan tutukan at commitment talaga yan na ACIS party list at lalong-lalo na ng programa mo, Idol, na wanted sa radyo. Okay, para naman din sa kaalaman ng lahat at tayo dyan sa ACIS o kayo dyan sa ACIS, si Eric, Yap, Ninya Taduran and Jocelyn Tulfo. The reason kung bakit nandiyan kayo ay dahil sa mga ganito. Ito mga manggagawa, they were the ones who voted for you. So we have to deliver. Kasi kung hindi, yes. Mati-turn off sila. Ba't pa namin binoto mga yan kung hindi pala kaya kaming ipagtanggol sa Kongreso? So we have to fight. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, sorry for the term, kung tama ba ito, till the death, kumbaga kamatayan na ang talagang maging hadlang lamang na para hindi ma-achieve natin itong gusto natin ma-achieve, which is magbayad ang Talavera. Yun talagang gusto mong nangyari. Yes po, tama po kayo dyan, Idol. At maraming salamat po, Idol, kasi lagi po kayong nagpa-follow up kasi kami din po dito sa part namin sa paungunangan ni Kong Eric Coyap at ni Kong Jocelyn Buatul po. Eh, lagi po kaming nagpa-follow up po or tumututok po dito sa kasong ito at iba pang mga kasong inilalapit po ng wanted sa radyo. Very good. Sige, thank you, Nins. Salamat po. Kayo po ang bantay namin. Apo. Salamat po. Apo. And then para sa kalaman ng lahat, hindi lang kasi Talavera ang inaaksyonan ng ACIS. Everyday, marami pong binibigay na tulong ang ACIS. Kaya nga, yung ACIS, meron pong action center sa Kawayan Isabela. Meron na si Ninya sa Bicol Region at maglalagay ata sa Davao and sa tanggapan ni Jocelyn sa Kongreso. Everyday may pila din doon. And directly, tumutulong siya sa mga tao. Pero ang gusto kasi, gagawa ng mga batas na para gaganda yung sitwasyon ng ating mga manggagawa na palagi naapi. At the same time, kapag may mga naaping manggagawa na kung saan yung nang-api ay isang malaking isda tulad ng Talavera, eh hindi pwede. Hindi porket malaki ka, eh kaya mo nang ipagpatuloy yung mga pinanggagawa mo at hindi ka pwedeng banggain. Eh kami ang babangga sa iyo, Talavera, FYI.